Iniingatan ka ng Diyos, kaya't pakinggan mo siya lagi. Basahin natin ang ating Ebanghelyo ngayon ayon kay San Marcos, Mark chapter 9, verses 2 to 13. Ito'y tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok, tinatawag na Transfiguration Event. Ang salitang Transfiguration ay nagmula sa wikang Latino na salita Transfigurare, na nangahulugang lumampas pa sa orinal na anyo. Hindi naunawaan nila Pedro, Santiago at Juan ang ibig sabihin nito. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinahayag na naparito siya upang tuparin ang kalooban ng Ama. Kaya ang papel ni na Elias at Moises sa pangyayaring ito ay upang ipahayag ni Jesus ang kaganapan sa kasulatan at ng mga propeta. Mamamatay nga siya sa krus at muling mabubuhay. Sa kanyang pag-akyat sa langit, ipinamahala sa kanya ang kaharian ng langit at nakahanda ang langit para sa atin. Ang hamon ng Ama ay makinig tayo kay Jesus at dumaan nawa tayo sa tunay na pagbabago. Panginoong Jesus, hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Kailangan kita, iligtas mo ako, Panginoon. Nais kong magawa lagi ang kalooban mo upang sa pagdating ng panahon na ako ay pauwin mo na sa piling mo, ako'y karapat-dapat sa lugar na inihanda mo para sa akin. Ito ang aking kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasamang Banal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.